Magandang araw sa inyong lahat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Bong. Nais ko lang na ikwento itong nangyari sa amin ng aking kaibigang si Dolpo noong minsan kaming tumungo sa baryo ng kanyang lolo. May kukunin kasi kami roon na importante. Kaya kahit liblib ang baryong yun, wala kaming nagawa. Kailangan kasi ni Dolpo ang mga papeles niya na naiwan sa kanyang lolo Ambo. Kaya binalak naming kunin yon. Tinanong ko pa kung bakit nasa lolo niya ang kanyang mga papeles. Subalit napakibit-balikat na lang siya dahil maging siya raw ay hindi alam kung bakit ganoon. Pagkatapos naming mananghalian noong mga panahong yon, nagsimula na kaming gumayak patungo sa liblib na baryo ng lolo ng aking kaibigan. Dumiretso kaming dalawa sa bayan at sumakay sa tricycle. Noong makasakay na kami, ay labis ang pagtataka ng driver kung bakit kami tutungo sa nasabing baryo. Hindi na muna sinabi ng aking kaibigan na mayroon siyang lolo roon. Ang sabi lang niya, may kailangan kaming kunin sa nasabing baryo at hindi iyon maaaring ipagpabukas pa. Napatango naman ang driver at nung magsisimula na kaming bumiyahe patungo sa liblib na baryo ng lolo ni Dolpo, doon siya muling nagwika. Sinabi niya sa amin na hindi dapat kami pupunta doon nang alanganin ng oras. Baka daw abutan kami ng dilim at kung ano pa ang mangyari sa amin. Napakunot na ako ng aking noo ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit parang nagbibigay ng babala ang driver sa amin. Sa bagay na hindi ko naman alam kung ano. Dahil doon, naglakas loob akong magtanong sa kanya kung ano ang kanyang sinasabi. Napatitig na rin ako sa aking kaibigan at inasahan na sasagot din siya sa akin. Walang ano-ano'y nagwika ang driver. Ayon sa kanya, ay lugar daw ng mga aswang ang nasabing baryo at hindi po pwedeng madako roon ang mga kagaya naming dayo. Dagdag pa niya, halos kakaunti at mabibilang lamang sa daliri ang mga bahay kung saan naninirahan ay mga tao. Halos lahat daw talaga ng naroon ay mga lahing aswang. Simula pa lang noong mga panahon ng Kastila, naging pugad na iyon ng mga aswang. Sambit pa niya sa amin. Napatitig na ako kay Dolpo at tinanong siya kung gaano katotoo ang sinasabi ng driver. Agad naman siyang napakibit-balikat dahil anya, wala siyang kaalam-alam sa kung ano mang sinasabi nito. Sa kadahilanang yun, ay natahimik na lamang ako at itinuo ng aking pansin sa daanan. Kahit alam kong may kaunting kilabot na namumuo sa aking sistema, pilit kong ikinubli at iwinaksi yun. Naisip ko pa na moderno na ang panahon, kaya malabo ang sinasabi ng driver at tinatakot lamang niya kaming dalawa ng aking kaibigan. Nung makailang beses na nagbigay ng babala sa amin ng driver, ay doon na nagwika si Dolpo. Sinabi niyang may lolo siya sa nasabing baryo at doon kami pupunta. Napabuntong hiningan na lamang noon ang driver at sinabihan pa rin kami na mag-iingat. Kung hindi pa rin gaanong madilim ang paligid mamaya, mas mainam na umuwi na lang kayo. Huwag kayong magpaabot ng gabi roon dahil baka kung ano pa ang mangyari sa inyo. Hindi ninyo alam kung gaano kabagsik ang mga nilalang na yan. Kita namin ang sindak sa mukha ng driver nang wikain niya yon. Kaya napatango naman kami sa kanya at nagpasalamat na lang. Matapos ang usapang yon, buong pagbabiyahe na kaming natahimik. Nakatuon ang aking atensyon sa daanan. Samantalang ang aking kaibigan naman ay napapaidlip na. Nagsimula na lamang kaming makipag-usap nang nagsimula na rin ang pagtahak namin ng matarik na daan. Ang sabi ng aking kaibigan ay malapit na kami sa baryo ng kanyang lolo.
Kaya naging panay na rin ang paglinga ko sa paligid sa kadahilan ng ayaw kong palampasin ang mga tanawing nakikita ko. Dumaan pa ang mahigit 15 minuto. Nakarating na kami sa baryo ng lolo ni Dolpo. Pagkababa namin ay agad kaming nagbigay ng pamasahe. At bago pa tuluyang bumalik sa bayan ng driver, ay nagwika pa siya. Babalik ako rito mamaya kung nais nyo. Kapag nakaantabay kayo sa waiting shed, isasama ko kayo pabalik sa bayan. Subalit kapag wala kayo, babalik na lamang ako ng mag-isa. Nagpasalamat kami sa driver dahil sa kanyang pag-aalala. Noong mismong sandaling yun, umarurot na pabalik sa bayan ng driver ng tricycle at naiwan kaming dalawa ng aking kaibigan. Napagpasyahan naming maglakad na patungo sa bahay ng kanyang lolo. Habang naglalakad, tinanong ko siya kung hanggang anong oras kami uuwi. Subalit sa halip na tumugon, napangiti lang siya sa akin at sinabing magpapalipas kami ng gabi doon. Dagdag pa niya, kung totoo man ang sinasabi ng driver ay mas mabuti. Ayon kasi kay Dolpo, ay walang ikinikwento ang kanyang lolo patungkol sa mga nangyayaring kakatuwa sa kanilang baryo. At mapapatunayan namin yun kapag kami nangyari sa amin. Makalipas ang mahigit 10 minutong paglalakad, ay nakarating kami sa tapat ng bahay ng kanyang lolo Ambo. Naabutan namin ang matanda na nagsisibak ng kahoy na panggatong. Kaya lumapit kami at agad na nagmano. Itinigil naman ng abuelo ng aking kaibigan ng kanyang ginagawa at nakipagkwentuhan sa amin. Sinabi ni Dolpo kung anong kailangan niya roon. Kaya nangako ito na hahanapin niya ang papeles na kailangan ng aking kaibigan. Noong mga panahong yun, dahil marami-rami pa ang sinisibak na panggatong ng matanda, napagpasyahan kung ako na lamang ang tumapos. Habang nagsisibak naman ako ng panggatong, naging abala naman ang maglolo sa pakikipagkwentuhan sa isa't isa. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagsisibak ng pag-usapan nila patungkol sa aswang. Nakaramdam ako ng kilabot, lalo pa nang kinumpirma ng matanda ang patungkol sa paninirahan ng napakaraming aswang sa kanilang baryo. Sinabi pa niya na kung maaari ay bumalik na lang kami kaagad sa bayan kapag ka nakuha na namin kung anuman ang aming ninanais. Bukas na lang, lo. Pahirapan siguro ang sasakyan pabalik sa bayan ngayon dahil alanganing oras na. Dito na lang muna kami mananatili ngayong gabi. Sambit ni Dolpo sa kanyang lolo. Hindi naman kaagad nakasagot ang matanda. Bumuntong hininga pa iyon na parang ayaw niya kaming manatili roon. Subalit kalaunan, pumayag na rin siya sa kung anumang nais ng kanyang apo. Subalit sa isang kondisyon. Sinabi nito na bago dumilim, maghanda kami ng mga pangontra dahil tiyak daw na dadalawin kami ng mga taga-baryo nila. Napatanong naman si Dolpo kung anong pangontra ang kakailanganin. Kaya doon na ipinaliwanag ng matanda. Tinawag na rin nila ako kaya nakisali na ako sa kanilang usapan. Ayon sa matanda, gagawa ro kami ng siga sa paligid na lalagyan namin ng asin. Maghanda rin daw kami ng kalamansi na pwedeng pangontra sa kanila. Nung mga panahong yun, ay naisip ko na katas ang gagamitin. Pero ang sabi ng matanda ay walang bunga ang kanilang kalamansi. Sanga na lamang daw ang putulin namin ng dulo at gagawing bala sa sumpit. Dahil hindi pamilyar sa akin ang sumpit, ay nagtanong ako kung ano yun. Ipinakita naman nito sa akin ang tinatawag na sumpit na gawa sa kawayang bagakay. Ayun pa kay Dolpo, madalas na nilalaruan nila noong kabataan niya yun. Nagamit daw yun ng mga sinaunang tao at mga katutubos sa pangangaso noong unang panahon.
kaya masasabi niyang mabisa iyon na pangontra sa aswang. Tumango ako sa kanya at sinabing, pwede nga namin gawin yon. Dahil mas madali at tiyak na hindi makakahalata ang aswang na mayroon kaming mga pangontra. Pagkatapos kong tapusin ang pagsisibak ng mga panggatong, pumasok kami sa loob ng bahay at nagkwentuhan ulit. Pinagmeryenda na kami ng matanda at habang kumakain, nagkwento siya patungkol sa buhay niya roon. Noong hindi na gaanong masakit ang sikat ng araw, nagpasya na kaming lumabas upang tumungo sa likod ng bahay nila Lolo Ambo. Napakaraming kalamansi roon, kaya hindi kami nag-alangang kumuha ng mga sanga at maging ng mga tinik nito na siyang gagamitin namin para pambala sa sumpit. Nasa kalagitnaan kami ng aming pangunguha noong may makita kaming isang matandang naglalakad. Parang tinitingnan niya ang aming kinaroroonan. Kaya agad kong napansin na parang may kakaiba sa kanya. Sinabi ko kay Lolo Ambo ang ginagawa ng matanda. Pero anya, huwag ko na lamang daw pansinin yon dahil isa yung aswang. Napalunok na ako ng aking laway. Nakaramdam na lang ako ng takot nang marinig ko ang sinabi nito tungkol sa matanda. Subalit mas pinili ko ang tapangan ng aking loob dahil alam kong wala namang mangyayari sa amin dahil may mga pangontra kami sa kanila. Noong sapat na ang aming nakuha, bumalik kami sa loob ng bahay ni Lolo Ambo. Siya na rin mismo ang gumawa ng bala at binigyan niya kami ng halos tigda 2 dangkal na bagakay na siyang gagamitin namin bilang sumpit. Nang matapos na niyang gawin yon, pinayuhan kami ni Lolo Ambo na matulog na muna nang sa gayon ay mawala ang aming pagod. Sinabi pa nito na pagkagising namin, luto na ang tinolang manok na siyang magiging ulam namin para sa hapunan. Nanabik naman kaming 2 ni Dolpo, kaya hindi na kami nag-usisa pa at natulog na lamang. Hindi ko alam kung ilang oras kaming nakatulog, subalit noong magising na kami, ay madilim na ang paligid. Tinawag kami ni Lolo Ambo upang makapaghapunan. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na bumangon sa aming hinihigaan tsaka lumabas sa aming silid. Pagkalabas namin ay kaagad na nga kaming dumiretso sa kusina. Namulagat na lamang ang mga mata namin ni Dolpo noong makita naming nakahain na pala ang aming magiging hapunan. Tama nga si Lolo Ambo dahil nagluto nga siya ng tinolang manok. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras at nilantakan namin kaagad yun. Tuwang-tuwa naman si Lolo Ambo dahil sarap na sarap daw kami sa kanyang niluto para sa amin. Habang kumakain noon, walang humpay ang aming pagkikwentuhan dahil nga sa saya namin, nakalimutan namin ang tungkol sa mga aswang sa kanilang baryo. Subalit nasa kalagitnaan kami ng aming pagkain noong may kumalabog na malakas sa bubungan. Agad na sinenyasan ni Lolo Ambo na tumahimik muna. Kaya ginawa namin yon. Ilang sandali pa, nagulat kami dahil sa sunod-sunod na pagtiktik sa paligid na animoy tuwang-tuwa. Ang mga paghuning yon ay sinundan ng napakaraming kaluskos sa dingding. Kaya doon na napasigaw ang matanda. Lubayan niyo mga bisita ko. Mga apo ko sila. Huwag kayong magkakamaling gawan kami ng masama. Magkakamatayan tayo rito. Sigaw ni Lolo Ambo. Subalit kahit anong sigaw niya, hindi tumigil ang mga aswang sa kanilang ginagawa. Dahil doon, ay sinabi niyang iwan na muna namin ang aming pagkain at kunin ang mga nakahanda naming armas na panlaban sa mga aswang. Binigay niya sa amin ang aming sumpit at ang mga bala nito na gawa sa tinik ng kalamansi. Siya naman noon ay may hawak na bagakay na may matulis na dulo. Sinabihan kami ng matanda na ihanda ang aming sarili
dahil anumang oras daw ay baka pasukin kami ng mga aswang. Napatango kami kay Lolo Ambo at nadako ang aming paningin sa bintana na nakatiwangwang pa pala ng mga oras na yon. Walang ano-ano, mabilis kong inilagay sa sumpit ang balang gawa sa tinik ng kalamansi at hinipan iyon sa direksyon ng bintana. Nakita ko kasing may sumilip na aswang at nataon din na muli iyong sumilip, kaya nagawa ko siyang tamaan sa kanyang mata. Napahiyaw iyon at nahulog dahil sa hindi niya inaasahang pag-atake ko. Saktong may dalawang aswang naman noon na pilit na pumapasok, kaya walang pagdadalawang isip din na sinibat ni Lolo ang buo iyon gamit ang bagakay. Tinira naman ni Dolpo ang isang aswang gamit ang kanyang sumpit at tinamaan iyon sa bandang noo. Inakala namin kakaunti lamang sila dahil tatlong aswang na ang aming natamaan. Ang sabi pa ni Lolo, ang tatlong iyon ay mahihirapan ng makabangon dahil sa pangontrang inilagay niya. Ang sabi kasi niya na binabad niya muna sa abo at asin ang dulo ng sibat niyang bagakay at maging ang mga tinik ng kalamansi. Ilang sandali pa ay naging tahimik ang paligid. Inakala naming wala na ang mga aswang at tuluyan silang natakot sa aming mga panlaban. Yun ang aming pagkakamali. Makalipas ang mahigit 3 minuto, lahat kami ay napaatras at nagulat. May kumalabog kasi ng malakas sa dingding at sunod-sunod yun hanggang sa tuluyang masira ang dingding ng bahay ni Lolo Ambo. Tumambad sa amin ng halos 20 aswang na sabik na sabik. Nagbabaga ang kanilang mga mata at naglalaway. Malakas ang kanilang pag-angil habang nakatitig ng mabalasik sa aming tatlo. Noong mga panahong yun ay humakbang na sa aming unahan si Lolo Ambo. Nagbanta siya sa mga nilalang na sa oras na tuluyang pumasok daw sila sa bahay ay hindi na sila makakalabas ng buhay. Pagkatapos magwika ng matanda ng mga katagang yun, lumingon siya sa amin tsaka tumango. Animong sinenyasan niya kami na lumaban kami hanggang sa kaya namin. Sumagot naman kami ni Dolpo ng pagtango sa kanya at inihanda na namin ang aming sarili sa kung anumang gagawin ng mga aswang na nakaantabay sa labas. Makalipas pa ang ilang sandali ay may humakbang na isang aswang. Dahil doon ay sumigaw ang lolo ng aking kaibigan na atakihin namin yon gamit ang sumpit. Napatango naman agad kami sa kanya at walang agam-agam na tinira namin ng aswang gamit ang sumpit. Nakatatlong lagay ako ng bala, sabay ihip noon. Ang bawat bala namin ni Dolpo ay tumama at tumusok sa katawan ng aswang. Dahil sa aming ginawa ay nagwala ang mga yon at mabilis na umalis. Hindi ko na alam kung saan sila nagpunta pagkatapos noon. Nakita naman ng ibang aswang ang ginawa namin, kaya sabay-sabay silang pumwesto at naghanda sa pag-atake. Dahil doon, hinawakan na ni Lolo Ambo ang 5 bagakay na pinatulis ang dulo at muli pa siyang nagbanta. Subalit hindi siya pinakinggan ng mga aswang. Humakbang pasulong ang halos 5 aswang noon at tuluyang pumasok sa bahay ng matanda. Dahil doon ay walang pagdadalawang isip na sinibat sila ni Lolo. Tumarak ang bawat bagakay sa iba't ibang parte ng katawan ng nasabing mga aswang at naging dahilan ng kanilang pag-atras. Umangil pa sila at galit na galit sa amin dahil doon. Akmang susugurin pa sana ang mga iyon ng matanda upang tagain. Pero sumugod din ang iba pang aswang at pumasok sa loob ng bahay. Noong mga panahong yun, hinawakan na namin ang iba pang mga bala at hindi kami nag-aksaya ng oras. Panay ang ihip namin ng aming sumpit na nilalagyan namin ng tinik ng kalamansi at sinigurado naming tatama iyon sa mga aswang.
Hindi ko alam kung ilang bala na ang nagamit naming dalawa ni Dolpo. Wala kaming naging pakialam dahil ang tanging naiisip lang namin ay ang makaligtas mula sa mga aswang na naghahangad sa amin. Kalaunan, halos lahat sila ay may tama na ng tinik ng kalamansi at ang iba naman ay may nakatarak na pinatulisang bagakay. Marahil ay hindi inaasahan ng mga aswang ang aming paghahanda, kaya hindi nila inakalang magagawa namin silang saktan kahit sa mga simpleng pangontra lamang. Ang mga naroroon ay nakahandusay na sa sahig at ang iba naman ay nahulog sa lupa. Noong mga panahong yun ay tatlong aswang na lamang ang natitirang nakatayo at mabalasik na nakatitig sa amin. Habang nasa ganoong sitwasyon kami, muling binalaan ni Lolo Ambo ang mga aswang na yon. Mas mabuti pang lumisan na kayo at dalhin ng mga kasama ninyong nanghihina. Hindi ninyo kami basta-basta matatalo o makukuha dahil magkakamatayan muna tayo. Tahimik akong namumuhay sa baryong ito, kaya huwag ninyo akong guluhin. Kilala ko kayong lahat at alam ko kung saan ang inyong mga bahay. Kaya piliin ninyo ang inyong sasantuhin. Pagkatapos magwika ni Lolo Ambo ng mga katagang yon, umangil ang tatlong aswang at ipinakita ang kanilang mga pangil sa amin. Naglalaway rin sila habang sumisinghot-singhot sa aming direksyon, na animoy sabik na sabik na makuha kaming dalawa ng aking kaibigan. Subalit kahit na ganoon ay hindi kami nagpatinag. Inihanda namin ang aming mga sumpit at anumang oras ay pwede namin iyong hipan nang sa gayon ay tamaan sila ng tinik ng kalamansi. Nang una ay hindi gumalaw ang tatlong nilalang na natili silang nakatitig sa amin na parabang sinusukat ang aming kakayahan. Nang mga sandaling yon, hinawakan ng mahigpit ni Lolo Ambo ang sibat niyang bagakay sa kaliwang kamay. Habang hinugot naman niya at hinawakan ng mahigpit ang kanyang itak sa kanan nito. Hinamon niya ang aswang na kung talagang matapang sila ay umatake na. Subalit na natili lamang sila sa kanilang pwesto. Inakala namin na hindi na sila gagawa ng hakbang. Subalit sa isang kisap ng aming mga mata ay biglaan silang nagpalit ng anyo sa dambuhalang aso. Nagbabaga ang kanilang mga mata at kitang-kita ang kanilang pangil na nakakatakot. Subalit sa halip na matakot talaga, mas lalo pa naming nilakasan ang loob. Sinabi sa amin ni Lolo Ambo na humanda kami dahil sa oras na hahakbang ng kahit isang hakbang lamang ang mga yon, hindi kami magdadalawang isip na saktan sila. Lumipas nga ang mahigit isang minuto ay nagsimulang humakbang ang tatlo upang sugurin kami. Dahil doon, walang pagdadalawang isip naming hinipan ang aming mga sumpit at kita namin kung paano tumusok sa kanilang mukha ang tinik ng kalamansi. Hindi kami tumigil hanggang sa halos na puno na ang kanilang mukha ng mga bala ng aming sumpit. Dahil sa aming ginawa, parang nawala sa kanilang atensyon ang tatlong aswang. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Lolo Ambo upang sibatin sila. Sinibat sila ng matanda gamit ang pinatulis na bagakay at tumama ang mga yon sa kanilang katawan. Narinig pa naming may kung anong sinasabi ang isa sa kanila, pero hindi namin yon maunawaan dahil nasa anyong aso sila. Noong tuluyan nang natumba ang tatlong aswang, nilapitan sila ni Lolo Ambo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at inambahan na tatagain ang tatlong nilalang. Sinabihan ko na kayong umalis, pero nagmatigas kayo. Ngayon, kahit sa kalamansi lamang ay naduwag kayo, ang hihina naman pala ninyo. Saad pa ni Lolo Ambo sa kanila. Umangil ang tatlong aswang at makalipas ang ilang sandali, unti-unti silang nagpalit ng anyo hanggang sa naging mabalahibong tao sila.
Sinubukang tanungin ng matanda kung bakit sila umatake. Subalit tanging pag-angin lamang ang ginawa ng tatlong nilalang. Nang akmang kakagatin pa sana ng aswang si Lolo Ambo, mabilis niya itong inapakan sa ulo. Kaya hindi iyon nakagalaw. Binantaan sila ng matanda na sa oras na hindi sila aalis at dadalhin ng kanilang mga kasama, susunugin sila nito. Nasindak naman ang tatlong aswang at pilit na bumangon. Inakala naming tatlo na aalis na sila dahil sa takot nilang sunugin. Subalit nang makatayo ang mga yon, ay nagpumilit pa silang lumaban. Sa isang pagkisap ng mga mata namin, ay umatake sila kay Lolo Ambo. Subalit mabuti na lamang at nakapaghanda rin ang matanda. Saktong pagkalapit sa kanya ng isang aswang, ay walang pagdadalawang isip na tinaga ito at tinamaan iyon sa kanyang leeg. Agad na bumulwak ang dugo sa leeg ng aswang at nakita iyon ng kanyang mga kasamahan. Dahil doon, tila mas lalo pang umigting ang kanilang galit. Sinubukan nilang atakihin ang matanda. Kaya hindi na kami nagdalawang isip pa at inatake namin sila gamit ang aming sumpit. Inubos namin ang aming bala sa mga aswang. Noong magawa na namin yon, kinuha rin namin ang mga natitirang pagakay na pinatulis ni Lolo Ambo. Mabuti na lamang at dahil sa ginawa naming pagsumpit sa kanila, hindi nila nagawang atakihin ng matanda ng agaran. Sa kadahilanan yon, pinilit namin ang lumapit sa kanila at walang pagdadalawang isip na itinarak ang pinatulis na bagakay sa kanilang mga dibdib. Subalit dahil hindi kami nakapagbuelo, hindi gaanong malalim ang natamo nilang sugat. Inakala pa naming dalawa ni Dolpo na makakapaghiganti ang aswang sa amin. Pero ganoon na lamang ang aming gulat nang magwala sila na animoy sobrang kati ng kanilang katawan. Nang makita ng matanda ang sitwasyon ng dalawa, doon siya nagwika. Tingnan natin kung hindi kayong mangati sa buong buhay nyo. Mamamatay kayong kamot ng kamot at mas pipiliin na lang ninyong magpatiwakal. Lalo pang nagalit ang mga aswang dahil sa sinabing yun ni Lolo Ambo. Dahil hindi naman gaanong malalim ang kanilang sugat, nagawa pa nilang humakbang upang atakihin siya. Subalit naging mabilis kami at itinarak namin ang hawak naming bagakay sa kanilang mga mata. Noong magawa na namin yun, ay agad kaming napaatras at hinayaan ng matanda sa kung ano ang gagawin niya. Nang medyo nakalayo na nga kami, hindi nagdalawang isip na pinagtataga sila ni Lolo Ambo. Sinigurado niyang tamaan ng mga aswang sa leeg nila. Kaya naging dahilan iyon ng agaran nilang pagkamatay. Pagkabagsak kasi ng mga aswang sa sahig, kumalat ang dugo nila roon. Noong mga panahong yun, ay hindi namin inakala na magagawa ng labanan ng mga aswang sa pamamagitan lamang ng mga simpleng armas namin. Hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. Kaya nagsuwestiyon ng matanda na susunugin na lamang namin ang mga bangkay ng aswang na naroroon. Sa kaparaanang yon, ay hindi kami mapaghihinalaan at mahihirapan din hanapin sila ng mga kamag-anak nilang mga aswang din. Ayon pa kay Lolo Ambo, delikado na kapag mananatili pa kami roon. Sa kadahilan ng yon, kahit nasa kalaliman ng gabi, sinabihan niya kaming umuwi na lamang. Dagdag pa niya, ay baka bumalik ang ibang aswang na tumakas at kung ano pa ang gawin sa amin. Subalit dahil wala nang sasakyan noong ganong oras, nagwika kaming magbabantay na lamang kami sa paligid hanggang mag-umaga. Sinabi namin sa kanya na hindi kami magpapatalo sa mga nilalang kahit pa na malalakas sila. Wala namang nagawa si Lolo Ambo sa aming naging pasya.
Hinayaan niya kaming manatili sa kanilang baryo ng gabing yun. Sa halip na matulog, minabuti na lamang namin na magbantay sa paligid. Naisip kasi namin na baka aatake ang mga nilalang sa mga panahong nahihimbing kami. Tinigil na namin ang aming pag-uusap noong mga panahong yun. Nagpasya kaming magtulong-tulong upang ipunin ng mga bangkay ng aswang na naroroon. Ang ilan sa kanila ay naghihingalo pa at nanghihingi ng tulong sa amin. Subalit sa halip na kaawaan ay mas lalo pang umigting ang aming pagnanais na sunugin sila. Ang sabi pa ng matanda, hindi na raw nararapat na mabuhay pa ang mga aswang na yon dahil sa kanilang ginawa. Noong magawa na naming ipunin ng mga katawan nila, doon na namin napagpasyahang tambakan sila ng mga tuyong dahon ng nyog. Noong halos hindi na namin nakikita ang mga katawan nila, tinapunan namin sila ng apoy at pinagmasdan habang tinutupok nito. Dahil alam naming mahihirapan kaming sunugin ang mga yon, tinapunan na rin namin ng mga tuyong kawayan at kahoy ang siga. Habang lumalagablab ang apoy, ay naririnig namin ang iba sa kanila na umuungol pa. Subalit sa halip na makaramdam ng awa, ay hinayaan na lamang namin silang nasa ganoong sitwasyon. Hindi ko alam kung ilang oras kaming nakamasid sa apoy. Sa pagkakaalam ko, ay tumilaok ang mga manok noong bumalik kami sa bahay ni Lolo Ambo. Pagkabalik namin doon, inihanda na namin ang aming mga gamit at maging ang mga papeles na kailangan ni Dolpo. Pagpatak ng alas 6, ay hindi na kami nag-aksaya ng oras at mabilis na tumungo sa kalsada upang mag-abang ng masasakyan. Dahil sa nangyaring iyon, napagpasyahan na rin ng matanda na sumama na lamang sa amin at lisanin ang nasabing baryo. Ang sabi kasi niya ay tiyak na babalikan siya. Kaya mas mabuting kinadolpo na lamang muna siya. Sa kabutihang palad naman ay nakasakay kami kaagad sa tricycle patungo sa bayan. Nakauwi rin ako ng ligtas sa aming bahay na baon ng hindi malilimutang karanasang iyon. Matagal nang nangyari ito. Ngayon ay hindi ko lubos maisip na nagawa naming labanan ng mga nilalang sa pamamagitan lamang ng sumpit na ang bala ay tinik ng kalamansi. Wala na rin akong balita sa lolo ni Dolpo magmula noon. Naisip kong baka binalikan sila ng aswang at kung ano pa ang nangyari sa kanya. Dahil doon, sa takot ko na baka maging ako ay balikan nila, nagpasya akong magpagawa ng pangontra upang hindi sila makalapit sa akin. Sa kabutihang palad naman, ay walang aswang na lumapit sa akin dahil doon. Hanggang dito na lamang po ang aking pagkikwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpapaunlak nito. Hanggang sa muli po at patnubayan sana tayo ng Panginoon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Alberto at madalas tawagin sa palayo na Berto. Isa po ako sa nag-aabang ng mga bago mong kwento sa inyong munting tahanan. Sa katunayan, ay marami na akong napapakinggang istorya sa inyong munting channel at halos nag-e-enjoy ako sa pakikinig ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Dati ay naririnig ko lang sa mga kwentong matatanda ang istorya tungkol sa mga aswang at maging sa pagbabasa sa libro at magazine hanggang sa pakikinig sa YouTube. At yun na nga ang inyong munting channel. Hindi ko akalain na mismong mararanasan ko pala ang maka-encounter ng aswang sa totoong buhay. Dati ay nababasa ko lang sila at napapakinggan. Pero ngayon, ay mismong ako na ang nakaranas
ng ganitong kababalaghan at katatakutan. Sumulat ako para ibahagi sa inyo at maiparating sa mga masugid mong tagapakinig ang isang kwentong naganap sa akin noong taong 2009 sa lugar na aking kinagisnan sa bayan ng Sultan Kudarat sa Mindanao. Hindi ko na rin sasabihin ang eksaktong lugar at barangay para sa kapakanan ng mga naninirahan ngayon doon sa kasalukuyan. Isa po akong imbalsamador at halos kilala sa tawag na Bertong Bayawak sa aming lugar. Matagal na akong namamasukan bilang imbalsamador sa lumang purinarya na pagmamay-ari ng aking pinsan. Bukod sa pag-iimbalsamo, ay isa rin akong kilala bilang talamak sa larangan ng pagsusugal sa aming lugar. At madalas din akong makita sa mga bahay kung saan may pinaglalamayan. Nang mga panahong yun, ay palagi akong benas sa sugal. Kaya madalas paldo ang aking bulsa at palagi kong nililibre ang aking mga tropa ng alak upang mag-inuman. Madalas ko kasing yayain ang aking mga barkada mag-inuman mismo doon sa loob ng purinarya na aking pinapasukan. Dahil doon na rin ako natutulog ng madalas kasama ang ilang bangkay na bago lang namatay. Mag-isa lang ako tuwing gabi sa loob ng lumang purinarya ng aking pinsan. Madalas akong umiinom para maibsan ng mabahong amoy na nagmumula sa matapang na gamot tulad ng formalin na itinuturok ko sa sariwang bangkay ng tao. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi matatakutin at malakas talaga ang sikmura. Madalas tuwing kakain ako ay katabi ko lamang ang katawan ng tao na aking iimbalsamuhin at minsan may oras na natutulog ako katabi ang isang bangkay na babae, lalo na bata pa ito at maganda. Subalit may mga sandali na naaabutan ako ng aking pinsan na kinakausap ang mga patay na nakalatag sa mahabang mesa habang nilalagyan ko ang mukha nito ng kulureta dahil ilalagay na ito sa kabaong. Natatawa na lang ang aking pinsan dahil sa katarantaduhan kong ginagawa sa patay na katawan ng tao. Pero kahit na ganun ako, ay niminsan hindi nagalit sa akin. Mabait ang amo kong pinsan, lalo na at nag-iisa lang akong imbalsamador sa kanilang maliit na lumang purinarya. At halos all around ang ginagawa ko. At tanging pagkakahera lamang ang ginagawa naman ng pinsan kong babae. Isang gabi, habang nagiinuman kami ng aking kaibigan sa loob mismo ng purinarya, ay biglang dumating ang aking pinsan na may kasamang babae na halos hindi nagkakalayo ang aming edad. Pinakilala ito sa akin ng aking pinsan na itago na lang natin sa pangalang Mabel. Maganda ito at may balingkinita ng katawan. Sinabi ng aking pinsan na si Mabel daw ang magiging katuwang ko sa trabaho. At ito ang magsasagawa ng mga pagkokolorete sa mukha ng patay. Tinanong ko ang aking pinsan kung taga saan si Mabel at kung bakit gabi na ay dinala pa niya ito sa purinarya at kung bakit hindi na lang niya pinagpabukas. Sinagot naman ako ng aking pinsan na taga Marawi daw ito at napadpad siya dito sa Sultan Kudarat para magtrabaho bilang katulong. Ngunit pinalayas siya ng kanyang amo at hindi ipinaliwanag ang dahilan kung bakit ito pinaalis. Subalit muli kong tinanong ang aking pinsan kung paano niya ito nakilala dahil kung tutuusin ay hindi naman namin ito kakilala at halatang bagong salta lang ito sa aming lugar. Ngunit pinagsabihan na lang ako ng aking pinsan na tama na ang kakatanong dahil nakausap na niya ito habang naglalakad sila papunta dito sa purinarya. Pinakilala ko si Mabel sa aking tatlong kaibigan na kasama kong nagiinuman ng mga oras na yon. Ibinilin sa akin ang aking pinsan na ayusin ko daw ang maliit na silid na imbakan ng mga gamit na dati ko nang ginawang silid. Dahil stay-in daw ito, ngunit hindi ito pwedeng manirahan sa bahay ng aking pinsan.
Hinabilin sa akin ng aking pinsana doon na daw si Mabel sa dati kong silid. Dahil hindi naman daw ako natutulog doon at madalas daw akong matulog sa mesa kung saan dito nilalatag ang bangkay na iniimbalsa mo. Pinagpaalam na ang aking pinsan na uuwi na daw ito ng kanilang bahay at ipinagkatiwala sa akin si Mabel. Dahil alam naman ang aking pinsan na kahit pasaway ako at may kapilyuhan ay hindi naman ako manyakis tulad ng ibang lalaki. Nang makaalis ang aking pinsan ay sinabihan ko muna si Mabel na maupo muna dahil aayusin ko lang ang maliit na bakanting silid na katabi lamang ng imbaka ng ataol. Pinagsabihan ko rin ang aking mga kaibigan na huwag pagtitripan si Mabel, lalo na at nakainom ang mga ito. Kinuha ko ang dalawang bag ni Mabel at binuhat ko ito upang dalhin sa magiging silid niya. Hindi ganon kadumi ang silid dahil imbakan lang iyon ng mga kemikal na ginagamit ko sa pag-iimbalsa mo. Habang nililinis ko ang maliit na silid, ay malinaw kong naririnig ang pinag-uusapan ng aking mga kaibigan. Tinanong nila si Mabel kung may asawa o kasintahan na daw ito. At sinagot naman sila ni Mabel na dalaga pa daw siya at wala pang balak mag-asawa. Halos nagtawanan ng mga kaibigan ko dahil dalaga pa daw ito at walang sabit kung liligawan nila si Mabel. Pati ako ay lihim na napangiti sa aking narinig. Dahil na mga panahong yon, ay binata pa ako at hindi ko pa nararanasang magka-girlfriend. Ngunit nang malapit na akong matapos sa paglilinis sa maliit na silid, ay sinubukan kong sulyapan ang mukha ni Mabel. Dahil natatanaw ko naman ito sa maliit na siwang ng bintana. Kung tititigan si Mabel, ay napaka-inosente nito dahil sa mayumi nitong ikinikilos na halatang may pagkamahiyain. Ngunit kahit papaano ay hindi naman ito naiilang makipag-usap sa mga tropa kong nag-iinuman. Kaya masasabi ko na pala kaibigan din itong babae. Matapos kong malinis ang maliit na silid ay kaagad ko namang tinawag si Mabel upang magpahinga. Dahil alam kong napagod ito sa paglalakad upang maghanap ng trabaho. Nang makapasok siya ng kanyang magiging silid, ay naisipan kong tanungin ito kung kumain na ba siya. Ngunit sinabi niya na busog pa daw ito at mamaya na lang daw kakain dahil may baon naman siyang biskuit at tinapay. Inalok ko siyang kumain dahil palagi naman akong nagsasaing at madalas na nagluluto ng masasarap na ulam dahil mahilig nga akong uminom ng alak tuwing gabi. At ang natitira sa ulam ko ay ginagawa kong pulutan. Hindi ko na lang pinilit si Mabel na kumain. Baka kasi isipin niya na makulit ako. Kaya hinayaan ko na lang siya magpahinga sa kanyang magiging silid. At muli na akong bumalik sa inuman kasama ang aking mga kaibigan. Lumipas ang ilang saglit kung kailang malapit nang maubos ang iniinom naming alak, ay nakaramdam na ako ng konting pagkahilo at halatang lasing na rin ang tatlo kong kaibigan. Ngunit kahit nakaramdam ako ng konting pagkahilo, ay klarado ko namang natatanaw si Mabel na pasulyap-sulyap sa siwang ng bukas na bintana na tila hindi mapakali sa loob ng silid. Malinaw ding naririnig ni Mabel ang aming pinag-uusapan. Dahil may kalakasan na ang mga boses naming magsalita ng mga oras na yon. Hanggang sa nagpaalam na ang aking mga kaibigan na uuwi na daw ang mga ito. Nais ko sana silang ihatid sa labasan. Subalit nakaramdam talaga ako ng pagkahilo at alam ko sa aking sarili na tinamaan na ako ng alak ng mga oras na yon. At dahil lasing ako ng mga oras na yon, ay hindi ko maiwasang hindi makontrol ang aking sariling pag-iisip. At malakas ang aking loob na pinasok si Mabel sa kanyang silid. Nung mga gabing iyon, ay nagkaroon ako ng pagnanasa na ang kininang katawan ni Mabel.
Nais kong makipagtalik sa kanya kahit na hindi pa kami masyadong magkakilala at kahit na wala namang namamagitan sa aming dalawa. Ang tanging gusto ko lang ay makipaglaro ng apoy sa mga oras na yon. Nang makapasok ako sa loob ng kanyang silid, ay mabilis ko siyang niyakap at hinalikan at inihiga sa katre na may kutsyon. Labis akong nagtataka dahil hindi man lang ito nagalit sa ginagawa ko. Pagkos sinayaan lang niya ako na ang kini ng kanyang pagkababae. Halos ng gabing yon ay naging mapusok ang pagtatalik namin ni Mabel at hindi ko inaasahan na palaban din ito pagdating sa kama. Sa kainosentehan ng kanyang muka at kinikilos ay kabaligtaran naman iyon sa panloob niyang katauhan dahil mapusok ito at agresibo pagdating sa lampungan. Sa pagkakatanda ko ay 2 beses may nangyari sa amin ni Mabel nung gabing yon dahil naimasmasan ang aking kalasingan sa labis na pawis na lumabas sa aking katawan nung magtalik kami ni Mabel. Matapos naming magtalik ng 2 beses ay hindi ko na namalayan na nakatulog na ako dahil sa labis na pagod na ginawa namin ni Mabel. Kinabukasan, maaga akong nagising upang maligo. Nakasanayan ko na rin kasi ang magising ng maaga dahil sa propesyon ng aking trabaho. Sinuot ko ang aking short dahil hubot-hubad ako ng mga oras ng magising ako ng madaling araw habang nasa kasarapan pa ng tulog si Mabel na wala na ding saplot sa kanyang katawan. Kahit na nakainom ako ng gabing yon, ay tandang-tanda ko ang pagtatalik namin ni Mabel na umabot sa sukdulan ng kasarapan. Nang makalabas ako sa silid ni Mabel, ay dumiretso na ako sa palikuran upang maligo. Habang naliligo ako, Kuya Chris, ay nakaramdam ako bigla ng pananakit ng aking ulo at tila nagmamanhid ito. Kahit nabasa ng preskong tubig ang aking katawan, ay tila hindi ko rin maipaliwanag ang init na lumalabas sa aking buong katauhan. Na para ba akong lalagnatin ng matindi ng mga oras na yon? Kaya mabilis ako na umahon sa tubig at kinuha ang aking tuwalya at mabilis na nagpunas ng aking katawan. Tumungo ako sa luma kong aparador na malapit lang nakalagay sa imbakan ng mga kabaong upang kumuha ng masusuot na damit. Nang umagang yon, ay nagbago ang kondisyon ng aking katawan na hindi ko talaga maipaliwanag. Nang matapos ako noon magbihis, ay dali-dali akong nagtimpla ng mainit na kape upang mainitan ang aking sikmura. Habang nagkakape ako, ay biglang lumabas si Mabel ng kanyang silid dahil nagising na ito upang maligo. Mariin ako nitong tinitigan ng bahagya na may ngiti sa mga labi at tumuloy maglakad patungo sa banyo upang maligo. Nang mga sandaling yon, habang naghihigop ako ng mainit na kape, ay biglang dumating ang aking among pinsan. "Bakit ang aga mo yata ngayon, pinsan?" tanong ko sa aking pinsan dahil madalas kasing tanghali na itong pumasok. "Berto, maaga ako pumunta ngayon dito dahil magiging busy tayo ngayong araw. Dahil may naganap na insidente sa Karatig Baryo na halos 1 buong pamilya ang namatay." Sambit sa akin ng aking pinsan. "Buong pamilya? Bakit sila namatay? At sino ang pumatay sa kanila, insan?" Muli kong tanong sa aking pinsan. "Ang sabi sa akin ng kamag-anak ng namatayan, yung mismong sariling padre di pamilya ang pumatay sa sarili nitong asawa at 2 anak. Kaawa-awa nga daw ang sinapit ng mag-ina eh, dahil puno ng taga ng itak ang kanilang natamong pinsala sa katawan. Matapos daw paslangin ng padre di pamilya ang kanyang sariling pamilya, ayun, tinapos nito ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigti ng kanyang sarili." Wikang pagpapaliwanag ng aking pinsang amo.
Hindi na rin ako kinilabutan sa mga sinabi ng aking pinsan, Kuya Chris. Dahil sanay na akong makakita at makahawak ng mga bangkay ng tao. Dahil imbalsamador nga ako. Ngunit habang sinasabi sa akin yon ng aking pinsan, ay bigla na lang itong nagtanong kung maayos lang daw ba ang aking pakiramdam. Dahil namumula ng mga oras na iyon ang aking katawan at labis na pinagpapawisan ng malamig. Hinawakan ng aking pinsan ang aking noo upang suriin kung maayos ang aking pakiramdam. At laking gulat niya dahil inaapoy ako ng lagnat. Tinanong niya sa akin kung gising na si Mabel. At mabilis ko naman siyang sinagot na naliligo na ito. Sinabihan ako ng aking pinsan na uminom daw ako ng gamot at kapag maayos na ang aking pakiramdam, ay tutulungan daw niya akong asikasuhin ng 4 na sariwang bangkay na darating mamaya. Matapos maligo ni Mabel at magbihis, ay inutusan agad ito ng aking pinsan na bumili ng gamot na aking iinumin sa labas ng tindahan na 2 minuto rin ang lalakarin bago marating ang nasabing tindahan. Pagdating ni Mabel Berto, inumin mo kagad ang gamot at mahiga ka muna para naman makapagpahinga ka para mabilis umayos ang iyong pakiramdam dahil kailangan nating asikasuhin ang 4 na bangkay na paparating. Sambit sa akin ng aking pinsan na may halong pag-aalala. Tumango lang ako sa kanyang mga sinabi dahil sobrang sama talaga ng aking pakiramdam ng mga oras na yon. At sinabi rin ng aking pinsan na kukunin na rin ng pamilya ngayong araw ang inimbal sa muko kagabi dahil tapos ko na rin itong lagyan ng kolorete sa muka. Ilang sandali ang lumipas ay muling bumalik si Mabel bit-bit ang gamot na pinabili ng aking pinsan. Ibinigay ni Mabel ang gamot sa aking mabait na pinsan at sinabihan ako na inumin ko daw kaagad ang nasabing gamot. Mabel, kailangan na muna magpahinga ni Berto. Doon ka na muna sa labas para tulungan akong asikasuhin ng mga kamag-anak ng pamilyang magiging customer natin ngayong araw. Anang pinsan ko kay Mabel. Matapos yun sabihin ng aking pinsan, ay lumabas na ito upang tumungo sa kanyang maliit na opisina sa mismong loob din ng porinarya kasama si Mabel. Dahil may bagong tauhan na ang aking pinsan, ay ito ang gagawa ng ilang gawaing mga bagay na dating ginagawa ng aking pinsan. Tulad ng paglilinis sa labas at loob ng porinarya at pagpupunas sa ilang nakadisplay na kabaong o ataol. Nang mga oras na yon, matapos kong inumin ang aking gamot para sa lagnat, ay pangsamantala doon muna ako nahiga sa maliit na silid ni Mabel. Habang nakahiga ako at dinadama ang sama ng aking pakiramdam, ay pinilit kong maidlip dahil naisip ko na baka kulang lang ako sa tulog dahil sa labis na pagod na ginawa namin ni Mabel kagabi. Habang pilit ko na ipinipikit ang aking mga mata, ay tila may kumikislot sa aking sentido na nagdudulot ng matinding hapdi at kirot sa aking utak. Kaya naisipan kong tignan ang aking sarili sa harap ng maliit na salamin dahil nakakaramdam din ako ng pangangati sa aking katawan. Halos mabitawan ko ang hawak kong salamin nang masilayan ko ang aking itsura sa harapan ng salamin. Dahil tinutubuan ako ng maraming mapupulang pantal at kasabay ng pagtulukusa ng aking malapot na laway sa aking bibig na tila bumubula pa ng bahagya. Naisip ko na wala naman akong kinain na bawal sa akin at hindi naman ako allergic sa alak dahil halos ito nga ang tangi kong libangan tuwing natatapos na ako sa pag-iimbalsamo ng patay na katawan ng tao. Ang naaalala ko lang na pwedeng dahilan ay ang pakikipagtalik ko kay Mabel. Naisip ko na may nakakahawa itong sakit o may lahi itong pagkaaswang dahil kahit paano ay may alam ako tungkol sa mga aswang at paano manghawa ang isang uri ng aswang
gamit ang kanilang mga nilalakong pagkain at kadalasan, madalas silang manghawa gamit ang sarili nilang laway na tinatawag na pangyayanggaw. Dahil nahihirapan na ako ng mga oras na yun, Kuya Chris. Natila ba para na akong isang baliw na inuuntog ko ang aking sarili sa dingding? Ay naisipan kong tawagin ang aking pinsan. Pinilit ko ang aking sarili na gumalaw ng maayos para hindi matakot sa akin ang aking pinsan dahil sa mapupulang pantal na tumutubo sa aking mukha. Matapos kong tawagin ang aking pinsan sa hindi kalayuan, habang si Mabel naman ay nasa labas ng purinarya at abala sa pagpupunas ng ilang ataol na nakadisplay sa labas. Nang makalapit sa akin ng aking pinsan, ay bigla itong nagulat dahil sa mabilis na pagbabago ng aking muka. Dulot ng mapupulang pantal, sabayan pa ng pamumula ng aking mga mata na tila may sore eyes. Binulungan ko ang aking pinsan na tumungo sa silid upang kausapin ito na hindi ito maririnig ni Mabel dahil malakas ang kutob ko na nayayanggaw nga ako ng bagong tauhan ng aking pinsan. Dahil sa sinabi ko, ay sinabihan ng aking among pinsan na doon muna sa labas si Mabel at bantayan ng paparating na mga bangkay na aking iimbalsamuhin. Nang pumasok kami sa silid ng aking pinsan, ay marahan ko siyang kinausap tungkol sa nangyayari sa akin dahil naniniwala din ang aking pinsan sa mga aswang. Sinabi ko sa kanya na wala naman akong kinain na bawal sa akin at ipinaliwanag ko sa aking pinsan na nagtalik kami ni Mabel kagabi at naulit pa iyon ng isang beses ng madaling araw. Kinabukasan nga ay ito na ang nangyari sa akin na tila hindi ko maintindihan kung anong uri ng insekto ang kumikislot sa aking ulo at lalamunan na nagdudulot ng matinding paghihirap at labis na pasakit sa akin na para na akong mababaliw. Dahil sa mga sinabi ko sa aking pinsan, ay yun din ang unang pumasok sa kanyang isipan na niyanggaw daw ako ni Mabel gamit ang pagsalin ng kanyang mga laway. Naisipan ang aking pinsan na kalkalin ang bagpak ni Mabel at doon niya nakita ang iba't ibang uri ng botelya na may lamang insekto at ilang mga langis na may mabahong amoy. Dahil sa aming nalaman, ay kumpirmadong isang aswang nga namang kukulam si Mabel. Tila umayon sa akin ang panahon dahil nang malaman namin ang totoong pagkatao ni Mabel, ay biglang nagsidatingan ang tatlo kong matalik na kaibigan na madalas kong kasama sa inuman at madalas ko rin nakakasama sa buong magdamag sa loob ng porinarya. Hinanap ako ng tatlo kong kaibigan kay Mabel na hindi pa rin tapos sa pagpupunas ng kabaong. Diretsong naglakad ang mga kaibigan ko patungo sa loob ng imbakan ng kabaong kung saan madalas naming pwestuhan tuwing nagtutunggaan. Halos mapanganga ang aking mga kaibigan nang makita nila ang aking itsura na hindi na mapigilan ang pagtulo ng aking mga laway habang sinasabunutan ko ang aking sarili dahil sa labis na kirot na parang sasabog na ang aking ulo. Ipinaliwanag ng aking pinsan ang totoong nangyari sa akin kaya tinulungan nila ako para makawala sa pagkakayanggaw. At dahil isang manggagamot ang ama ng isa kong kaibigan, ay agad naman ako nitong tinulungan. Pinabalik ng tatlo kong kaibigan ang aking pinsan sa kanyang maliit na opisina para bantayan ang kilos ni Mabel at huwag itong hayaan na bumalik muna saglit sa kanyang silid. Binigyan ako kaagad ng pangunang lunas ng aking isang kaibigan na itawag na lang natin sa pangalang Arturo. Naghiwa ito ng ilang pirasong kalamansi at inilagay ang katas sa isang baso na may lamang durog na pinong asin at sapilitan na ipinainom sa akin. Matapos kong inumin ng kalamansi na may halong asin, ay agad naman akong nakaramdam ng konting gaginhawaan. Pero hindi pa rin naaalis ang paglalaway ko at pag-usbong ng mga mapupulang pantal na tumutubo sa buo kong katawan
samantalang umalis ang kaibigan kong si Arturo para umuwi saglit sa kanilang tahanan para kunin ang ilang sangkap na mga halamang gamot sa mga nayayanggaw ng aswang na kadalasan na ginagawa ng kanyang ama na manggagamot. Lumipas ang ilang saglit ay muling dumating si Arturo, dala ang ilang mga halamang gamot na dinikdik at nakabalot sa isang lumang tela. Bukod sa halamang gamot ay may dala din siyang isang malaking botelya na naglalaman ng malaberdeng tubig na may halong alak at may nakalagay sa loob na isang kobra. Bukod sa kobra ay may nakalagay din sa loob nito na iba't ibang uri ng halamang ugat ng punong kahoy. Kumuha si Arturo ng isang malaking baso at inilagay doon ang mga dinikdik na halamang gamot na nababalutan ng lumang tela. Pagkatapos ay binuhusan niya ito ng likidong nasa loob ng isang botelyang pinagbababara ng ahas na kobra na may halong sanga ng iba't ibang uri ng punong kahoy. Muling sapilitang itong pinainom sa akin ni Arturo habang hawak-hawak naman ang dalawa kong kaibigan ang magkabila kong kamay. Matapos kong inumin ang mga halamang gamot ay tila pilit kong kinakamot ang aking katawan, lalo na ang aking lalamunan dahil sa sobrang kati ng aking nararamdaman. Hanggang dumating sa punto na bigla na lang akong nakaramdam ng pagsusuka. Dahil sa nangyari ay hindi ko na nga maiwasan ng masuka sa harap ng aking mga kaibigan hanggang sa iluwa ko ang isang maitim na likido na nahahaluan ng kaunting dugo. Nang maisuka ko ang maitim na likido ay bigla na lang bumuti ang aking pakiramdam at paglisan ng ilang mga pantal sa aking katawan at muling naging maayos ang aking kaisipan. Halos nabigla kami ng tatlo kong kaibigan nang tusukin ni Arturo ng kutsilyo ang itim na likido. Dahil isa pala iyong maliit na itim na sisiw na nais pumasok sa aking katawan. Kaya pala ito may bahid ng dugo ay pilit itong sumusuksok sa pinakaloob-looban ng aking katawan para gawin na pong ganap na aswang. Nanggamutin ako ni Arturo, Kuya Chris. Muling naging mabuti ang aking pakiramdam at malinaw na ulit akong nakakapag-isip ng maayos. At nagpasalamat din ako sa aking mga matatalik kong kaibigan na hindi ako pinabayaan kahit na mga tumador ang mga ito. Sinabi ko sa aking mga kaibigan na huwag nilang ipahalata na may alam na sila sa totoong katauhan ng dalaga at ilihim nila na maayos na ang aking pakiramdam para huwag itong maghinala. Nakiusap din ako sa aking mga kaibigan na huwag muna silang aalis dahil huhulihin namin sa akto si Mabel. Magpapanggap ako na masama pa rin ang aking pakiramdam. Oras na dumating ang apat na sariwang bangkay dito sa Purinaria upang inbalsamuhin ko ay pansamantala muna silang aalis at magtatago sa hindi kalayuan kasama ang aking pinsan. At pagsapit ng gabi ay huhulihin namin ito sa akto dahil mahilig ang balbal na aswang na kumain ng sariwang bangkay na katawan ng tao. Habang nag-uusap kami sa magaganap na plano, ay bigla namang dumating ang apat na labi ng pamilyang minasakir mismo ng sariling padre de pamilya. Kasabay nito ang isa pang pamilya na kukuha sa bangkay ng inimbal sa muko kagabi. Tinulungan naman ng tatlo kong kaibigan ng aking pinsan na dalhin ang mga sariwang bangkay sa mga pahabang mesa na pag-iimbalsamuhan ko sa kanila. Lingid sa kaalaman ni Mabel ay tahimik siyang minamanmanan ng aking tatlong kaibigan at aking pinsan kahit na nakikipag-usap ito sa kamag-anak ng biktima. Halos napapalunok daw ang lalamunan ni Mabel habang matalim na pinagmamasdan ng apat na bangkay, lalo na ang bangkay ng dalawang bata. Matapos malatag ang bangkay at makuha naman ng isang pamilya ang bangkay na handa nang ilagay sa kabaong para paglamayan, ay umalis na ang mga ito
sa tulong na rin ang tatlo kong kaibigan. Nang mga oras na yon, ay tanging ang pinsan ko lang at si Mabel ang nasa loob ng imbalsamuhan. Kaya sinabihan ito ng aking pinsan na mamayang hapon ko pa daw ito aasikasuhin dahil masama pa daw ang aking pakiramdam. At pansamantala doon muna ako sa kanyang silid upang magpahinga. Tumango lamang daw ito at bahagyang tipid ng ngumiti na tila may balak gawin ayon na rin sa ibig ipahiwatig ng kanyang mga mata. Lumipas ang ilang oras, kung kailan papalubog na ang araw, ay nagpaalam na ang aking pinsan kay Mabel na ito muna ang bahala sa purinarya dahil may kailangan pang gagawin ang aking pinsan sa kanilang tahanan, kaya maaga itong uuwi. Hinabilin din ng aking pinsan na huwag muna daw akong abalahin sa loob ng silid dahil masama pa daw ang aking pakiramdam at baka kinabukasan na muling makabalik ang aking pinsan sa purinarya. Ngunit hindi alam ni Mabel na plano talaga ng aking pinsan na umalis upang puntahan ang aking mga kaibigan na hindi naman malayong naghihintay sa isang malaking puno bitbit ang mga kawayang pinatulis. Habang nasa loob ako ng silid, ay nagpanggap ako na tulog at nakatalukbong ng kumot habang hawak ko naman ang patalim. Hanggang sa pumasok sa silid si Mabel at tinanong ako kung maayos na daw ang aking pakiramdam na tila walang alam sa nangyayari. Berto, ayos ka lang? Sige lang, magpahinga ka lang dyan at huwag mong pilitin munang kumilos. Dahil ako na ang bahala dito. Sambit noon sa akin ni Mabel na parang may ibig gawin at ipahiwatig. Matapos niya sabihin ang bagay na yon, ay muli siyang lumabas ng silid at isinirado ang pinto. Muli siyang lumabas ng purinarya at palingon-lingon na tinitignan ang buong kapaligiran dahil papalubog na ang araw ng mga oras na yon. Subalit hindi niya alam na may mga mata na nagmamatsyag sa kanya sa hindi kalayuan. Nagulat na lang daw ang aking pinsan kasama ang aking mga kaibigan nang muli itong pumasok sa purinarya at bahagyang isinirado ang malapad na pinto na dihila na gawa sa makapal na plywood. Nung maisara ni Mabel ang dihilang pinto, ay pinatay niya ang ilaw at marahang naglakad patungo sa isang sulok kung saan nakalatag ang apat na bangkay ng mga tao. Ngunit ng mga sandaling yon, ay dahan-dahan naman akong lumabas upang silipin kung ano ang ginagawa ni Mabel habang hawak ko ang isang patalim. Nagtago ako sa isang kabaong na malapit sa harapan ng aking iimbalsamuhin kung saan naroon nakalagay ang mga sariwang bangkay ng mga tao. At laking gulat ko na lang nang makita ko si Mabel na nilalantakan ng katawan ng batang namatay. Halos kinakalkal nito ang tiyan ng bangkay ng bata na halos nagkalat ang ilang bitukas sa sahig. Tila gutom na gutom ito dahil para itong mabangis na hayop na parang may kaagaw sa kanyang kinakain. Matapos niyang lantakan ng isang batang babae, ay balak muli nitong halukayin ang sikmura ng isa pang batang lalaki. Ngunit lakas loob akong sumigaw upang pigilan siya. Dahil sa nangyari, ay naalarma si Mabel na may halong pagkagulat dahil maayos na ang aking pakiramdam. Hindi niya lubos maisip na hindi niya ako tuluyang nayanggaw para gawing isang aswang. Nang mga oras na yun, Kuya Chris, nang harapin ko si Mabel na itigil niya ang kanyang ginagawa at lisanin na niya ang aming baryo. Dahil hindi ko nais mapaslang ito kahit na bago lang kaming magkakilala. Ngunit hindi ito nakinig sa akin at unti-unting nagpalit anyo bilang isang mabalasik na nilalang na tinatawag na aswang na Balbal. Matapang niya akong inatake gamit ang kanyang matatalas na mga kuko. Subalit na iwasan ko yon at nakipaghabulan sa loob ng mga nakahilerang kabaong.
hanggang sa mahuli niya ako at kumubabaw siya sa akin. Subalit habang nakaibabaw ito sa akin, ay mariin niya akong pinagmamasdan na tila wala siyang balak patayin ako. Tanging mga titig at pagtangis lamang ang ginagawa sa akin ni Mabel ng mga oras na yon. Muli ko siyang kinausap at sinabing umalis na siya. Dahil nakadama ako ng awa ng mga oras na yon. Binitiwan ko pa nga ang hawak kong patalim habang kinakausap ko siya habang nakaibabaw sa akin. Subalit napapikit na lang ako ng aking mga mata nang biglang bumaon ang matulis na kawayan sa likod ni Mabel. Dahil sa nangyari ay biglang umalis ito sa pagkaibabaw sa akin at naisugurin ng aking mga kaibigan kasama ang aking pinsan na mabilis namang sumaklolo sa akin. Ngunit huli na ang lahat para kay Mabel dahil bago pa man siya makaganti sa aking mga kaibigan ay sunod-sunod na pagtarak ng kawayan ang bumaon sa kanyang dibdib na mabilis niyang ikinamatay. Sa pagkamatay ni Mabel, ay muling nanumbalik ang kanyang anyo bilang isang tao. Nang mga gabing yon, Kuya Chris, matapos mapatay ng aking mga kaibigan si Mabel, ay inimbal sa muko ang kanyang katawan at inalayan ng maayos na huling hantungan bilang paggalang sa kanya. Dahil ng mga oras na yon, ay wala talagang balak si Mabel na patayin ako. Ang nais nito ay hawaan ako upang maging katulad niya dahil natitipuhan pala ako ng dalagang aswang na dayo sa aming lugar. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. At sana maibigan ng inyong tagapakinig ang masaya at malungkot kong karanasan sa piling ng aswang na isang araw ko lang nakilala at nakasama. Lubos po akong nagpapasalamat sa pagbahagi ninyo ng aking istorya sa inyong munting channel. At sana marami pa kayong mga kwentong maibabahagi sa mga tagapakinig na kapupulutan ng mga aral at magsilbing leksyon sa mga taong hindi naniniwala sa mga nilalang na tinatawag na aswang, maligno, engkanto, duwende at mga lamang lupa na matagal na ring nabubuhay dito sa mundong ibabaw na kasama nating nakikipagsapalaran. Lubos pong nagpapasalamat ang inyong sender, Alberto alias Bayawak ng Sultan Kudarat ng Mindanao. Maraming maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.